share ko lang tong ano, kasi tong head ko ng DX11, lagi nang nagloloko ito, pansinin nyo to. Yung isang magenta ko is nagloloko na lagi. So, pero naka-assign to sa light magenta. Pansinin nyo, magkakaiba na yung arrangement niya. Kasi ang ginawa ko solusyon, nilipat ko po siya ng ano, nilipat ko siya ng pwesto. So, sa mga bago sa printing, lalo hindi nyo pa kabisado, kung hindi nyo pa kabisado, pakita ko sa inyo kung paano mag-transfer ng ano. Although kapag nagki-cleaning ako, nabalik pa naman po siya. Pero lagi na po siyang nabitaw. So, yun yung isa sa masakit sa ulo kapag yung nabitaw na lagi yung nozzle mo. Pero paano yung solusyon na gagawin natin? Karaniwan yung pagkaganyan, matumatawag na kagad ng technician. Ang masakit, di ba, yung bayad natin sa technician, mura na 2,000. So, para makatipid po kayo, it's either na, cleaning nyo. Kapag ka po ganyan, okay naman siya at tuloy-tuloy siya, di maganda. Pero kung katulad nga sa akin, is lagi na siyang nabitaw po, ang ginawa ko solusyon is inilipat ko po yung ano. O, tignan natin. Okay. Yan po. Kung papasinin nyo ito, dati nandito siya. So, inilipat ko siya. Tapos, nilipat ko po siya sa main tap kung saan po siya, ano. Yun lang naman po. So, pakita ko rin sa inyo kung paano maglipat. Una, siyempre, nilipat ko lang yan. Siyempre, dahil nga sa gawang Pinoy, ang ginawa, instead na light magenta, magenta pa rin po ang sinasalang natin. Tapos ngayon po, nagbabawas na lang po tayo ng timpla ng kulay pagdating po sa computer. So, tingnan natin kung paano maglipat po. Ipakita ko po sa inyo. Punta naman tayo sa setting ng main tap. So, kung papasinin nyo po, ito po yung main tap. Pag nagano kayo na print, ayan. Print, tapos di ba properties. Yung adjust po, ito po yung sa adjustment ng kulay. So, kung nakikita niya yan. Yan po yung mga niya. Ngayon po, yung paglipat naman po, hindi po dyan sa, ano, minimize natin para makita niyo. Sa in-install sa inyo, kung hindi kayo nag-install, papasinin niya meron ito, XP, alignment, ang ano, yan, tool. Double click natin yan. Ito po lalabas. Tapos, siyempre, kukonnect nyo. Napasin nyo ito, connect. Yan, connect. Tapos, siyempre, ito, entry. Advanced setup. Tapos, password. Kung ano yung password na yun sa inyo. Wala ko idea kung yan na yung magkakaiba yung password o para pareha sa ano. Tapos yan, pansinin nyo, KCMYCF. Diyan nyo po yan papalitan. Ano po, ito magiki yung CIS. Ibig sabihin, sayan. Ano po, magiki maliit siya. Pag ginilitan nyo, yan, pagkatarong yan. Okay, ganun. Tapos yan nyo. So, diyan nyo po siya papalitan. Mapagpapalit-palit nyo po yung ano po niya. Halimbawa, yung black may problema, ilipat nyo po siya kung saan mga. Ang importante po, yung CMYK. Ngayon po, ang sa karanasan ko, kapag kami basag na na nozzle, ang problema po natin niya, yung tupas, medyo kita na yung basag na nozzle, na ano, makikita na magkakaroon na ng konting-konting buhit. Pero kung at least gagawin yung 3-pass, okay na po, pasok na po yun. Hindi na halos makukompensate nyo na po yung tama ng ano nyo. At least magagamit nyo pa po ng gusto yung head nyo. Kesa naman pagka, ano, papalit na kayo ng head totally. Hanggang 4 na nozzle, pwede naman po yun. Sa akin po, noong nakaraan na nag-4 na lang po siya, ang ginagamit ko na yung 720. Para mas maliit yung clearance nung printout.
So ngayon, maganda pa rin po yung quality. Yun po yung isa sa napansin ko. Kaya kapag ka po ganon, pwede nyo nang hindi itawag kagad sa teknisya kasi sayang po yung 2,000. Pag nakailang tawag kayo, baka pambili na ng bagong head. So gamitin na muna ng gusto, pakinabangan ng gusto. Then pagka nakaipon at medyo hindi nyo nakursunado talaga print. Pero kahit apat na nozzle po, napakaganda po ng quality ng printout po niyan. So mapakinabangan nyo po ng todo yan. Sulitin muna natin ng todo yung head bago natin palitan. Iba na lang, kung talagang mabudget kayo, eh okay yun. Pero po, sayang din naman kasi. Ayan, papansinin nyo po, may tama na po yung head ko. Pero yung quality po niya, napakaganda po. Parang wala po siya, na parang bago pa rin po yung quality niya. Parang bago pa rin po. Ngayon, sinaksyon ko siya, ngayon inlining ko, buo na naman siya. Pero po, konting ano lang po, nabitaw na naman yan. Pero nakukuha pa siya sa ganun. So pagka nag-setup ka ng ganun, suction lang naman ang kailangan doon. Sa akin po, minanual ko na lang po kasi tinanggal ko na yung motor, nahihinaan ako. So ginawa ko, nilagyan ko na lang po ng ringgilya yung pinaka-hoss niya sa papunta. Yung may, instead na papunta direkto sa motor, tinanggal ko na, kinabitan ko na ng ringgilya. So kapag nag-clean nozzle ka, habang nag-cleaning siya, isa-suction ko po siya. Ganun po yung ginagawa ko na lang, mano-mano. Mostly yung mga technician, ganyan ang ginagawa talaga. Pansinin nyo yung mga karaniwan sa mga technician, pagdating sa sarili nilang gamit, hindi po yung motor ang ginagamit. Sa aking motor po ito, alas hindi gamit ito. Tinanggal ko po kasi napakaliit po niya, napakahina. Eh, since ako lang po nagmi-maintain ng aking makina, ganyan po yung ginagawa kong setup. Parehas po yung diskarte ko dito, kahit dito sa isa. Ito, itong DX7. Pag nagloko, ganun din po. Sa action lang, konting ano. Pero huwag nyong pwersahin kasi kawawa po yung head. Pag nabasag po yung pinaka, ano niya, mas malaking gastos. Kung hindi buong loob, so nga, kung may kaibigan na technician, malapit, tawag. Pero kung wala, ganun po. So yung pagpapalit po, yun lang aralin nyo rin. Kung hindi naman nyo kabisado pa, kung tatawag kayo ng technician, paturo nyo na yon para at least sa susunod, kayo na mismo mag-a-adjust kung paano nyo ililipat itong nozzle. Kasi sayang naman kung every time na ano is tatawag kayo sa kanila. So at least ito, simple-simple lang naman po magkalas kabit nito. Tapos yun dun nga po sa setting lang po sa ano. Sayang din po. Malaki matitipid nyo pagka ganun. Masasulit nyo ng gusto po yung gamit nyo ng head. Last na nagkabit ako ng head is 12-6-21. So, 2 months pa lang po siya. Sabi nila, ang head daw ng XP600 is 3 months ang buhay. Hanggang may mga mas swerte na inaabot ng taon. Noong nakaraan po, nagsunod-sunod yung basag ng head ko. Inaabot lang noon, hindi nga umaabot ng 10 buwan siguro gawa ng dami ng piniprint. Pero ngayon po, ito medyo matagal po, medyo sinuwerte po. Galing kay Jade, yung parang Jade Tarpaulin ang kanyang pangalan sa... kuha ko 13,000 lang. Ayun po yung ano. Ang isa sa pinaka-importante po na lagi natin minomonitor, yung ink natin. Kasi kapag nakakuha po kayo ng ink na luma, tapos medyo buo-buo po, sisirain po talaga po yung head nyo. Yung nakaraan po, nakakuha ako dun sa isang supplier na lagi nagpo-post din sa FB. Lagi nakapost 12.5, pero pagka bumili ka na sa kanya, 13. Yun po yung supplier din na nagbabagsak ng 5 piso. Ang masama, okay naman sa kanya yung head po, maganda naman po, nagamit ko naman po. Ang problema nung bumili ako sa kanya ng ink, tatlong ink yon, alam mong mapapanood mo to eh, alam mong ikaw ang tinutukoy ko, tatlong ink po yung na-order ko sa kanya, puro yellow, puro ano. Ang problema po, nung hindi ko napansin na buo-buo na pala yung ilalim, nung pagsaling ko, nakita kong buo-buo, so ibig sabihin na isaling ko po siya yung unang bote. Maya-maya po, nagbara. Siyempre, mangyayari talaga, magbabara kasi malapot na po yung ink nun. In-inform ko naman po kagad siya, problema nga,
sabi niya papalitan pero nung ano hindi niya po pinalitan. Sa madaling salita ilang araw pa eh nasira rin po yung head ko. Hanggang sa mapoprostrate kang kick cleaning ng ano. Yun po, ganun lang po yung ano. Tapos sa susunod na kwentuhan ulitahan natin. Okay. Inano ko lang.